name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I will use a Kapampangan term, subli. Subli simply means you return. Sa uli. Subli, ibalik mo dati. Subli, tamo yung binyening ginuke katamo. Bitbong tula, kapasalamatan. Subli, tamo yung peparam yung ginuke katamo. Let us return whatever God gave us. Let us return whatever God gave us in thanksgiving and joy. Because all of this, He just allowed us to use it. Pinahiram lang sa atin ng Diyos. The first reading from Genesis talks about the beautiful creation of God. And all of this, He entrusted to us. And the first reading affirms, sabi nga, at the end of all creation work of Jesus, of God, sorry, He said, and God saw everything He has made and found it very good. Ang lahat ng dinalang ng Diyos ay mabuti. Alam niyo daw, pag namatay tayo, mayroon daw isang tatanong ang Diyos sa atin. What did you leave to grow? Ano ang iniwan mo na parang naitanim, na lalago, lalaki at makikinabang yung iba? I was so privileged to attend last January 23, I think it's a Monday, yung launching of a program to save the rainforest of Angeles, particularly in our parish, Sapang Bato. Yung rainforest po natin, yung pinanggagalingan ng tubig galing sa ating barangay, galing sa ating parokya. It was led by an NGO, by Tatang Abong Tayag. Meron po silang NGO tawag Araw, ARAW ACI. His dedicated companions and his inspiring crusaders led the launching of what they call SUBLI, Ikapampangan acronym that stands for SUBLI ing upaya bie at lugod keng indung gabun, to bring back whatever is the power, the life, and the love that we have for Mother Nature. This integrated environmental campaign aims to create massive awareness about the rehabilitation and development of the Angeles watershed, water security, reforestation, and climate change action. At alam nyo po, medyo una, I'm also very happy at the same time, nahiya ko ng konti, kasi there are so many people working for this, hindi man taga Sapang Bato, hindi man taga parokya. There are different private organizations, schools, different investors helping to reforest our God-given grace, our forest. In that program, that morning program, the launching of SUBLI, Bishop Pambo David gave a speech, kaya lang wala po siya, but his speech was recorded. Sabi ni Bishop Pambo, actually he started this 10 years ago, nung nasa Holy Rosary po siya, nag-campaign siya para luminis ang Maragul, Sapang Maragul. Every Saturday morning, magdinis na po kayong sapa, magdinis na kayong ilog, basura, maraming basura. And that created awareness and how all of this and other, the river and the creeks are connected with one another. And that movement which Bishop Pambo started 10 years ago, ito na po ang grupo ni na Abong Tayag. At sinasabi that movement, hindi natin pwedeng gawin tayo-tayo lang sa simbahan. Dapat kasama yung gobyerno, mga eskwelahan, mga NGOs, mga negosyante to help protect and preserve the environment of Angeles City. Napansin niyo po dito sa Angeles, siguro sa lahat ng lugar ng Pampanga, pinakamaraming tao ang Angeles City. Other than that,
pag oras ng trabaho, dumadami rin po ang mga nagtatrabaho dito. Galing sa Tarlac, galing sa Mabalacan, Magalang, galing sa Florida Blanca, galing sa San Fernando, Apalit, Mexico, pumupunta lahat sa Angeles. Nagtatrabaho sa Angeles City, tatrabaho sa Clark, nakatira sa DECA, nakatira di DECA under Margot, our parish, and dito sa Sabang Bato. And you realize this also brings a lot of toll to our environment. Yung water source natin, silang lahat gumagamit ng tubig. Sa dami ng mga tao, it is projected by 2030. Talagang magkakaubusan na tayong tubig dito if you do not do anything. Napansin niyo po sa Clark, ang daming mga gumagamit ng tubig, mga hotels. Napansin niyo po yung mga golf course. They use a lot of water to maintain the greens. Napansin niyo po yung malalaking swimming pool. At saka yung mga Koreanong mayroong mga foreign na mga units na bahay. Tapos lahat sila may swimming pool. Everybody's using water. And there will be a time, baka mawala na tayo ng tubig. May nag-report nga, hindi ako nagkakamali, yung Angeles City Water District. Nagsara na daw ng dalawang water station pumps kasi wala nang makuha ng tubig. And I think this first reading that we have today reminds us subli. Sana pagpanahon natin, we can say to the Lord, Lord, susublimi po yung peparam yung kaya kami. Sinosoli namin. Parang we put back to its original creation that is very beautiful. Pero kuminsan, Lord, sinira namin, inabuso namin, inubos namin, pinagkitahan namin, ginawa naming negosyo. Pwede pong mangyari yan, di ba? Cingkora, mga kasama ko dito, mga taga-Margot, nandito rin. Naalala nyo pa nung bata kayo kung gaano kaganda ang ilog, ang sapa, kung gaano kaganda ang ating lugar. Ganyan, binigay ng Diyos sa atin yan. Nung sublita mo, et hamarine. Halimbawa, hiniram ko yung kotse mo, hiniram ko yung refrigerator mo, hiniram ko yung sapatos mo, tapos isosoli ko sa'yo, sira-sira. Tapos isosoli ko sa'yo, hindi na pwede. Wala na. Hindi ba nakakahiya yun sa pinagpahiram sa atin? That is our situation today. Nung sublita mo, kaya nga pong ginoong pepaparam na, marineta mo, isanet. Makananutang makapagpasalamat. Gisan tayong kaya katang bundok. Gisan tayong kaya katang ilog. Kaya katang sapa, anekarinat. Gawa talang basurahan, kaya katang bundok ng pong ilog. Penakitan talang gusto, pisali talang. Makanano talang subli. How can we return to its original beautiful form what God has entrusted to us? I think this homily, for me, I was also inspired that January 23, and I'm inspired and also challenged. Tayong taga rito, Sapang Bato, tayong taga Margot, tayong malapit dito sa sinatawag nilang rainforest, the source of water, we should also be leading other people in preserving our place. It's taking a tall order in terms of our natural resources, particularly water being abused and our mountains and land being overused. I'd like to read the prayer, sabi ng prayer of creation. God of all creation, your goodness and glory shine forth through everything that you have made. Through the light of faith, help us to see this world, our common home, our common place, not as a resource to be dominated or to be exploited, but a gift to be cherished by all generations. Prompted by your Spirit, we ask this through your name of Jesus Christ, through whom all creation was made. Amen. At that morning, I was so inspired, I wrote a Kapampangan
prayer forcibly, and I'd like to share it with you in its Kapampangan version. Panalangin para King Lelangan. Ginu, meglalang King Banwat yato, ingkekang ligaya sinlag King Sablang Lelangan. Kapamlataning sala ni kasalpantayanan, saupan mo kaming akit miya inyato, antingke kaming abe-abe santungan at balayan mingan. E miya sana lalawin ingke kang lelangan, ake kaming abusuan, panakitan at gamitan, ayalang masabal at pakundangan. Apakinabangan mi sana ring sabla, ating susunod alahi, ingke kang lelangan. Ingke kaming pamanese, karingke kaming ilog, sapa, dagat, ing danum, ing angin, ing sala, ding bundok, ding gubat at ding tanaman, ing gabon at ing balas, ding asan, ding animales, ding ayop at ding sablang ke kang delangan, detingan pikatiwala at pepara mo ke kami. Asubli mo naman sanang mitmong kapasalamatan at lugod. Aseseminan sana iti, at apag masabalan mingan mitmong tula, mitmong lugod at mitmong kasalpantayanan antik kaya kang regalo kaya kami. Asublimi naman sanang mitmong kabanalan, tula at kasalpantayanan inganggang tinggap mi at pigtamasan ang kaya kang lelangan. Paulagan mi mo naman sana imbalang metong kaya kami anting mikakapatat uling ikamiman kekang lelangan. Kapamlataning kekang banal ng Espiritu, ing nagyun ng Jesucristo, amano, at kapanatan kapamilatana, lelangan mo yung sabla. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.